Wala, magla-live na ako, ha? Wala, kahit siya nga ako. Wala naman problema yun. Comments. Let's see. Comments. Hey. Live na ba? Cuts, cuts. Yes, be. Ah, earphones. Sa palang ano, sa palang tao rito eh. Siyempre. Magandang gabi. Bantay tayo ng mga tao. Ayun, may limang tao na. What's up mga bro? Please share the stream. So mag-ano tayo dito, siguro mga isa hanggang dalawang oras na live stream. Hindi ko nakikita yung mga comments, pero nakikita naman dito. Anyway, yun, mayroon 4 viewers. Magkatay lang tayo mga viewers. Siguro pwede ako mag-start pag may mga 5 na o kaya 10. Let's go. 6 viewers. Okay, guys. Hello. Welcome to the stream. So, I hope malinaw yung audio at nakaka-relax yung
sound. Okay. Today ay magta-transcribe tayo, or gagawin natin is kakapain natin yung isang kanta tapos isusulat natin, ano. So ituturo, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung mga drums, kung paano ako nagkakapa ng mga drums, no? Paano yung translation. Alright, so meron tayo 4 na viewers, I guess pwede na to. Guys, please share the stream para naman makita ng mga tropa natin. Libreng tutorial para sa inyo, mga Brody. Okay, let's go. So ang kantang tatrabahuin natin ngayon ay, papakita ko na yung aking screen. So sana nakikita nyo. So ito yung gagawin natin. So kung napapansin nyo, mga pre, yung drum patterns yan, yung pagkakasulat ng drums niya na yan, galing. So ang gagawin natin ngayon ay pag-aaralan natin siya. Isusulat ko siya sa MIDI, tapos i-upload ko sa internet, tapos yon. Okay? So first, no, kapag paano ba ako nagsisimula? So nagsisimula ako by dragging the track, tsaka inaalam ko muna yung tempo, no? So mamaya na ako mag-shoutout sa mga tropa dyan. Pero nakikita ko na dito si Mankix at merong 5 viewers, tsaka si Sire De La Rosa. So hindi ko alam kung may nakakakita ng stream, ano. So please share the stream, guys. So napakahalaga na makita ng iba to. So turo tayo. Teka lang, i-share ko lang din sa mga pages ng mga papi. Wait. Share ko lang din yung aking stream. Promote-promote din ang sarili pag may time. Kasi kung hindi natin gagawin yan, promotion na yan. Hindi tayo makikita ng ibang mga viewers. Uy. Okay na yan. Sandali lang, mga brother, ha. More options, share to a group. Syempre, Gent Philippines, no? Okay. Live Drum Programming Tutorial. Okay. Let's go! Okay, balik tayo sa screen. So, yan na. Please share the stream, mga pare. Maraming salamat. Okay, so going back doon sa aking pinagsasasabi. One second, sandali lang. Kasi kailangan ko nakita yung mga comments. Yun. Okay, 5 viewers or 8 viewers, whatever. I don't care. Pero sana makarating ito sa mga tropa natin. Adrian Kiambao, hello, hello, hello. So okay, so first na ginagawa ko, mga paps, is inaalam ko muna yung tempo nung kanta. Kasi doon ako magbe-base. Actually, yun yung foundation ng ano, eh. Yun yung foundation ng mga modern recording ngayon, lahat naka-metro na, halos-halos, no. So bibihira na lang yung nakikita kong hindi nagme-metro. Kaya in that way, meron akong isang
metronome application dito sa cellphone ko. So papakinggan ko muna yung kanta. After nun, isasabay ko rito. And then, pag nakuha ko na yung tempo niya mga paps, saka ko isiset dito sa BPM. And then 4-4 lang yung kanyang signature, time signature. So, para marinig ninyo yung aking sinasabi, mag-insert ako ng isang track dito. Okay, and then insert. Click source. There you go. Okay, so expand ko lang hanggang dulo. So, makikita ninyo mga papi. Ito yung metronome, no? Solo natin. Sana marinig nyo to. So, babaan ko muna yung song. Yan, no? So, kasabay na yan ng metronome ng kanta. Okay. So, ano yung sense niyan? Yung drum programming kasi mahalaga. Lalo na pagka nagkakapakan ng ganito. Kasi yung kanta nasa grid. Kung titingnan nyo, pantay yung kanta sa grid. Ay, wala pala. Sorry. Ulitin ko. Ayan. Hindi ko pala napakita yung screen ko. Sorry, mga papi. Okay, so going back. So, kapag nakapili ako ng kanta na gusto kong i-transcribe or pag-aralan, kinukuha ko muna yung tempo. That's the first step. So, gumagamit ako ng metronome. Ito ang metronome app na ginagamit ko. Available siya sa App Store. Libre lang siya, mga pare. Okay? So, yan muna. Tapos, kapag nakuha ko na yung tempo rito sa kantang to, saka ako ilalagay yung time signature niya. So, kung mapapansin ninyo, mga bro, patayin ko muna yung aking beautiful face. So, itong screen ko na to, makikita ninyo. So, dito yung BPM, no? Siset ko siya. So, 215. Kasi yung kantang to, nasa 215. So, naset itong buong kantang to. Na to. Ay, 215. 4-4 lang yung time signature niya. Okay. After nyan, mga brody, ililinya ko yung track. So, kunwari, nailapag mong ganyan, ano? So, wala kang gagawin kundi ilinya mo lang yung track. So, kung mapapansin ninyo, yung pinaka first attack, no? Yung pasok ng nota is nasa linya na siya. Tapos, ang susunod dyan, iti-check ko kung nasa time signature na siya. Okay? Pero bago ang lahat, mga bro, is tinitignan ko yung i-right click itong grid lines, no? So, yung kantan to dapat nasa grid, no? Well, nasa grid naman talaga kung makikita ninyo. Okay? So, i-click ko yan, tapos lalabas to. Yung grid settings niya, mga bro, di lagi lang ako nasa 1 over 16. Tsaka yung grid snapping ko is 1 over 16. So, madaling salita, yung grid line spacing is ito yung mga grid kung nakikita ninyo. And then also yung right click dito para lumabas to. Ito. Grid lines. Yung grid snapping naman, 1 over 16. So, yung ibig lang sabihin niyan, nagsasnap yung mga items na ginagalaw mo and sa 16th notes. Okay. So, moving forward, mga brody, para ma-check natin kung tama yung tempo is i-check natin sa metronome kung tama, no? So, since na hindi nyo maririnig yung metronome kapag ka-clinic ko ito sa stream, ang gagawin ko yung maglalagay ako ng click source. So, insert click source. Okay? Kung makikita ninyo mga brody, yung click source, ayan. So, pulayan natin ang kulay pulayan na. Set custom color to red. Okay. Okay. So, mapapansin ninyo, pantay yung kanta, no? So, kasi napantay ko na eh. So, yun yung first step. So, alamin nyo yung tempo. Tapos, gagawa kayo ng, ipapantay nyo yung kanta sa tempo. So, kapag napantay nyo na, oo, kung maririnig nyo, nasa tempo na yung kanta. So, ibig sabihin nito, ready to go na tayo. So, bakit yung ginagawa to? Kasi since na we're doing MIDI programming, tawag dito, yung mga kantang pinag-aaralan ko ngayon is lahat nasa metro na. So, once na nagpo-program ka, lahat nakasnap sa grid yun. So, nasa grid lahat ng mga yung mga kantang kailangan ko. Alright, so next. So, meron na akong alam ko na yung tempo, alam ko na yung nailinya ko na yung kanta sa tempo. Meron na akong click source.
And then, ang susunod natin gagawin ay mag-a-add tayo ng MIDI instrument. Okay? So, para gawin yun, mga bro, okay. Para gawin yun, double click nyo lang to, and then, bili kayo dyan ng MIDI, and then effects, and then load nyo yung favorite nyo na drum library. In this case, ang pinaka-paborito ko is GGD. As lahat ng library. Kahit ano yung gamitin nyo dyan, pwede naman, walang problema. So, ito yung mga collection ko ng GGD. Madami. Lumabas sa pala yung counter kit. Maganda yung counter kit. Check nyo. Sulit siya. Abang-abang lang kayo ng sale. Masipag naman sila mag-sale eh. So, yung 5,000, mabibili mo ng mas mura. Right. So, let's proceed. So, punta kayo dito. Try natin gamitin to. GGD P4. Nasira to kanina eh. Ayun, nag-load na. Okay. So, ang gagamitin natin ngayon for this demo, guys, is the GGD P4. So, Control M para sa mixer. Okay. Tapos, isolate lang natin, no? Para kita natin yung buong MIDI instrument, no? Okay, so dito mga bro, ang mapping na ginagamit ko lagi is the Invasion. Kasi since yun yung common sa mga GGD library dahil yun din yung ginagamit ko. Pagka nagtatranscribe ako kaya kumakaba ako ng kanta. So, GGD lang yung preset niya, Invasion. So, ano yung ibig sabihin nito? Yung MIDI mapping, ito lang naman yung ginagamit ko pag nagsusulat ako. So, ganun lang siya kadali. Kasi lahat ng GGD mayroong Invasion na, hindi ko sure kung lahat, pero majority ng GGD library may Invasion. So, dito na ako nasanay. Pwede kayong gumamit ng GM, Halpern, or GGD custom mapping in your own preference. Pero sa lesson na to, itong live stream ito, gagamit ako ng Invasion preset, no? Para pag kahit magpalit-palit ako ng library, eh, okay naman. Okay, so bago tayo mag-proceed, mag-shoutout muna tayo ng mga taong nasa loob ng stream. So, tignan natin kung sino-sino yung mga nasa loob ng stream. Ewan ko kung makikita ko. Meron tayong current 10 viewers. What's up sa inyo mga Brody? Paki-comment na lang kung sino-sino kayo kasi hindi ko nakikita. Pero nakikita ko sa comment section ngayon si Kiko, si Mankix, si Sar de la Rosa, at saka si Adrian Kiambao. Yan. Shoutout sa inyo mga bro. Tapos meron pang 10. Please share the stream. Yung mga metal dyan na gustong maging modern metal. Tapos kung paano makakuha kayo ng tips, kung gusto nyo makakuha ng tips kung paano ko ginagawa yung mga videos, eh dito ako nag-i-start. Let's go! Alright! Ay, si Betong! Hi, Bets! Andito! Okay, guys. So, next. Ang gagawin natin. So, since na okay. So, meron na tayong kanta. Meron na tayong click source. And meron na tayong virtual instrument, which is GGD, no? Get Good Drums P4. Yan, tumutunog na siya. And then, ang next na gagawin natin is mag-i-insert tayo ng MIDI track dito sa what do you call this? Sa ating MIDI track. So, mag-i-insert tayo MIDI. Para gawin yan, so, punta kayo insert new MIDI item. So, napakadali. So, ito tayo ulit, no? Si Master Bets. Follow nyo pala si Master Bets. Meron siyang Facebook page at saka meron siyang mga solo project. And then follow nyo rin yung old band ko na Immunocodos. So meron silang gig. So panoorin natin sila. Ako manonood din ako one day manonood ako, no? So ngayon medyo busy lang. Shoutout din kay Bert tsaka kay Jerome Dominguez. Alright. So guys, please don't forget to share the stream. Para naman maabot natin yung ibang mga tropa natin na modern metal. Let's go back here. Okay, let's go. So, aha. Okay. Ayan, nagulo-gulo na tong ano ko, ha. So, close ko muna to. So, may MIDI item na tayo. Ang gagawin ko ay double click ko lang to. Tapos, isasagad ko lang yung MIDI hanggang dulo, no? So, yan. Hanggang dulo. Siyaw! Okay. So, okay na yan. So, medyo OC ako ng konti kasi ayoko ng... Yan ang problema ko eh. OC. Okay. So, yan. May MIDI track na tayo, ano?
Since naman yung track na tayo, mga pare. Ito, maraming, ano to, may nagko-comment sa akin bakit yung long method yung ginagawa ko pag nagtuturo, eh di, hindi yung short method. Kasi mga paps, yung long method, mas gusto ko siyang tinuturo kasi yun yung paraan para makabisa ng isang learner na katulad ko, katulad nyo. Yung long method, mas magandang matutunan bago yung short method. So, sa ngayon, long method. So, ang gagawin ko is, lalagyan ko ng label yung mga instrument. So, mind you, wala pa tayo sa writing process. So, nandito pa lang tayo sa organization. Okay, so, papakinggan natin. Okay, so I hope malakas. Malakas naman. So, ito, kick. Okay. Flam. So, makakatulong din kung iliload nyo, guys, yung instrument. So, yan. Tabi natin dito, no? Habang nagle-label tayo. Okay. So, kick. Snare, no? Makita nyo naman kung ano yung hinahataw, no? Snare. So, mayroong shortcut kung paano gawin ng mabilis yung pagle-labeling. Pero, choice ko lang ngayon na long method. Dahil, wala. Choice ko lang. Para makita nyo yung long method. So, ito, flam. There you go. Tapos, hindi ko alam yan. Snare roll. Then, ito, rim. Rim shot. Tapos, side stick. Yan. Tapos, wala naman. Okay. So, guys, customizable pala yung GGD. So, yung GGD, pwede mong i-disable yung ibang instrument. What I mean is, wari, in real life, no, kung ikaw ay magsusulat ng iyong drums in real life, pwede ka mag-disable. So, kasi ako, ito yung aking real life setup. So, ganyan, no? Okay. So, ganyan lang yung setup ko. Wala akong splash. Yeah, wala yung mga yan. Pero since na makakapatay ng kanta, okay, i-enable natin lahat yan. Okay, so yun lang naman kapag magsusulat ka ng iyong ano, ng iyong drum notes. Kung ikaw ay drummer, so suggestion ko sa iyo, recommendation ko is design mo yung kit mo based doon sa real life ng drums na meron ka na setup. Kasi kung hindi, hindi yun yung magagawa mo. Yun. So, medyo meticuloso ako pagdating doon pag ako yung nagsusulat ng drums. Kasi gusto ko kung ano yung naisulat ko, yun din yung ginagawa ko sa live. So, basically, ito yung modern way kung paano ko ginagawa yung aking drum writing. So, from this computer to real world. So, I don't write drums that I can't play. So, number one rule of thumb ko yan. If I can't play it, I will not write it. Kasi ako lang din mapapaya sa personal. Anyway, going back mga Brody. So, yun ano. So, map ulit natin. So, ito ay Tom 3. T3. So, okay. T4. Alright. T1. Okay. Tom 1. T2. Okay. Sulat ko ba? Dito. Okay, paano ako sinusulatan ng label? Right click to, mga bro. Ay, sorry. Right click, double tap nyo lang to. Ayan. Para magkaroon ng label na. Sorry, Jerome. Yes, naibalik ko na yung screen. Guys, pwede kayo magtanong, ha? So, libre ang Q&A ngayon. Actually, yes. Libre naman talaga. Pero huwag kayo mahiyang magtanong ng tanong. Hala! Andiyan pa ba yung stream ko? Hello. Connecting video. Ayun, bumalik na. So hopefully nakikita niyo. Sige, paki-comment na lang. Nagluloko yung internet ko, PLDT, shoutouts sa'yo, marapaka. Alright! Okay, so next, floor tone. Okay, hi-hat na tayo.
Dito, tinatamad ako mag-label. HH1, HH2, okay? HH3, okay? HH4. HH is hi-hat eh. And then, HH5, save. HH6, HH7. Tapos, H8. Okay, yan lang. The next. So, meron tayong L crash, which stands for left crash. L crash choke. Guys, again, ito yung long method. Ha? May mga short method. Short method kayong available na ginagawa. Pero, again, para sa mga makakapanood nito, eh, ito yung long method. Ano to? Ah, okay. L crash 2. L crash 2 choke. Right? Bell. R crash. Okay. Okay. Then China. China. In stock. Enable din natin. Helper. Sana ba yun? SP1, splash. SP2. Then, Benny Grab. Benny Grab. Alam ko, Benny Grab stock to eh. Benny Grab stock. Yan. Oh, meron din pala doon. Okay. Alright, so, hindi ko nahanapin to. I guess we got all we need. So, yung fundamentals, kick snare, tom 1, tom 2. Now, we can start writing, no? Okay. Okay, so, first, bago ako magsulat, 3 viewers lang yung nandito. Shoutout, Michael, Adrian, Bulatao. What up, brah? Let's go. Okay. Tayo natin magsulat, mga bro. Mukhang tunog triplet yan ah. Tugudugudugud. Okay, so lagi kong ginagawa, grid 16 lang yon, tapos straight yung aking grid, no? 16 yung nakaset dito. Tsaka notes ko, grid lang din. Tapos, gusto ko yung diamonds pag nagsusulat ako. Okay, so Tom. Mukhang triplet siya. So, palitan natin ng triplet. Snare. Mukhang huli ako. Okay. So masyadong galit. I like starting with 10 velocity. So nakiyan natin to. Ito yung mga ito yung pinaka-nakakatamad dito sa triplet niya.
Okay, good. Velocity. So set lang natin, right click, load velocity. Then, So pag susulat kayo ng drums, di ko naabutan yung paggawa ng click track pero replay. Oh, ano mo na lang bro, itawag dito, replay na lang. So bawasan natin to ng velocity. Okay, so meron akong trick na ituturo sa inyo. Yung mouse ko is able to, meron siyang dalawang button dito mga paps. Kita nyo yan. Ito. Yan. So, pwede nyo iset yan. No? So, shift, question mark. Punta kayo sa velocity. Hanapin yung velocity. Pero nakaset na. Ngayon na, decrease selected MIDI items velocity by 10. So, tingnan natin kung gagana. Select. And then, wow, hindi gumagana ang lokon-lokon to ah. Reaper bug. Okay. I-ano na lang natin mamaya. Ah, may bug yung Reaper ah. Anyway, save natin. Tapos, try natin mag-reload ng Reaper. Baka maayos siya. Okay. And then, recent projects, GGG, all is still. Shoutout muna tayo habang naglo-load. Okay, salamat sa pag-like. Albert, Joaquin, Tobias. Sino pa ba yung mga popping naka-like dito? Okay, so kay Tuazon, Kratos, kay Gerald. Si Gerald yung aking guitar tech. Say Bray, Paul, Joaquin, Kim, Albert, JD, Jerome, Gary, and Jeff. So, sila-sila yung mga nag-like ng stream. Anyway, save natin. Oops. Sorry sa boses ko ha. Tapos naman dito sa page. Okay, so si Christopher, Villamore, Adrian, Gunnar, L, Fijo, kay Bebang Neal, Joaquin Martin, Bert, CJ Alonso, kay Eve Diasis, kay John, Jerome, Enzo, Gary, Michael, Betong, Noel, Marvin, Christopher Valdez. Yeah, shoutout sa inyo mga Brody. Sa mga shares naman natin. Okay. Yan ah. Si Joaquin, Mark, Mankicks, and then sa akin sarili sa pag-share dito sa isang group. Okay. So, let's go back. Ayos na ba? Oh, hindi siya nag-ano. Ito, lolo ko Reaper to ah. SWS. Tingnan natin. Bakit hindi nag... Teka lang ah. Iyon. Velocity. Okay. And then delete natin yan. Add increase. Yan. Delete add decrease. Okay. Di gumagana eh. Anyway. Okay. So, pagdating natin yung velocity niyan. Eight notes na. Bakit? Ah, kasi naka-triplet mode. Oh. Sorry.
Okay, so hindi muna ako nag-ano, bro. Hindi ko muna pinoproblema yung cymbals kasi ang lagi kong inuuna is yung kick snare muna. Mamaya natin lalagay yung cymbals. Pwede munang patayin yung metronome kung ako naasiwa na ako dito. Yan. So, pabahan natin yan. May nag-PM sa akin. Isang tao galing marketplace. So, kapag susulat kayo ng kick, no? Yung velocity, para mas realistic kung adjust mo siya. Ayan, compared dito. Oh, so mas tunog tao siya. One, two, three. Okay, so select natin yan. Right click. Baba natin. Set natin ang velocity, 110, not velocity, 110 yan. So ito, baba ko yan. Okay, 100, so 110. Load velocity 110. Okay. Pwede rin po kick drum muna. Pwede rin. Jerome. Nasa sayo naman niya kung paano mo siya titirahin. Pero the way I write or I the way I transcribe things or kung saan sanay utak ko is in itong method na to. So kung saan ka komportable, pwede mo siyang gawin, bro. So wala namang problema yan. Any method will do as long as it works, no? Masama yung hindi gumagana tapos pinipilit mo parang. Okay, feel free to ask questions guys ha. So tsaka pa-share na rin ng stream. Okay. Hindi talaga gumagana yung macro ko ah. Bakit kaya? Ito yung magpapatagal sa'yo eh. Yung pag di gumagana yung... Okay, so kung mapapansin yung mga bre, ang daling gumawa, tsagaan lang, madali, pero matrabaho. Diba? Pag nagawa mo to, gitara na lang problema mo. 110. Okay, so sa point na to,
Kwasyongs! Pwede rin pala. Puro kick drum. Ah, okay. Ay! Ano to? Okay. Questions tayo mga pare. Shoutout and questions. Alright. Shoutout natin yung mga nag-react at nag-comment. Okay. And then, ba na tayo dito? Magenta TV. Tapos, screen. Hindi ko alam kung saan may kita yung mga reactions kung sino nag-react. Ayun. Alerts. Shared. Anyway. Balik trabaho tayo. Trabaho tayo ulit. Let's go! Kadrug. So may floor to. Mute ko muna. Gusto kong makasure kung floor tom nga ba talaga yung hinataw ni... Konti. Hey, same problem. Ano 'yun? Ah, okay. Ako sir, problema ko drums kasi okay. Basahin natin 'yung comment. Sabi ni Jerome, ako sir, problema ko drums. Okay. Kasi gitarista talaga ako. Same problem. Bro, hindi problema 'yan. Lahat ng bagay na tututunan. So kung ako sa iyo, mag-aral ka mag-drums. Air drumming. And 'yung physics naman 'yan lagi mo lang tatandaan na yung drums is gumagana lang talaga dyan 4 limbs. Dalawang kamay, dalawang paa. So kapag nagpo-program ka ng drums, imagine mo na kaya ba ng apat na limb yung ginagawa mo, yung sinusulat mong kanta. Okay? Kasi pagka hindi kaya eh, kunwari, hindi mo naman magagawang magkaroon ka ng limang limbs eh, no? So, imposible sa tao na umataw ka ng tatlong instrumento at once, no? So, hindi ko pa nagagawa yun. Hindi mo na lang kung labas ko yung titi ko. Pero, basic lang alam ko, sir. Okay lang yan, bro. Kaya, nandito yung drum programming para tulungan ka. Na i-express or ilagay mo sa reality, yung yung idea. Kaya, don't stop learning, bro. Ako, hindi ko naman alam to dati. Drummer ako. Hindi ko alam na hindi ako marunong mag-gitara eh. Pero ang ginawa ko, inaral ko siya. So, I'm on my second year of getting serious at my guitar playing. And araw-araw ako nagpa-practice 30 to 1 hour per day. So, yung misis ko, suyang-suya na sa mga kantang tinutugtog ko. And nag-collect din ako ng mga gitara kasi maganda yung maraming gitara. Dahil hindi na stress yung neck mo, yung neck ng gitara. So, mga budget guitars lang naman. In fact, papakita ko sa inyo to, mga paps. Ito yung latest project ko.
Lolo. So, ito muna. Ito yung bagong budol, no? Ito. Tingnan nyo to, mga Brody, ha? Kung gaano kalupit to, ha? So, kapag binuksan mo siyang ganyan, tapos binuksan mo siya, tara, guitar stand na. So, ang ganda nito, pag nasa gig ka, no? So, mabibili nyo to sa JB. So, hindi naman ako binigyan ng JB. Binili ko to sa JB, pero kung gitarista ka, maganda magkaroon ka nito. So, guitar stand siya. Hercules, bro. Ang brand. Yan, no? Diba? So, pwede mo nalagay yung gitara mo. Maganda, lightweight kasi sa bag. So, yan. Hindi naman ako nag-gitara. Pero gusto ko magkaroon ng live band na gitarista ako. Matanga. Pero ito yung latest na project. Okay? Gerard Bigay. Sasagutin ko yung tanong mo. Pero ang question niya is, necessary ba maglagay ng ghost notes kapag busy ang riff? Good question. Pero bago ako sagutin yung tanong niya yan, ito mga papsog. J-Craft, kung nakikita ninyo, no? So, meron akong pinost na picture nito. S1 to, classic. Tapos, in-upgrade ko siya sa Fishman. So, gagawin ko ito ng video. Kaya, kung hindi ko pa nakasubscribe, please subscribe to my channel para nasa unahan ka kasi una ako nag-upload sa YouTube bago sa Facebook. Kasi mababa yung viewership ng YouTube ko eh. So, yan. Yan. Okay. So, sagutin natin yung tanong ni Gerard. Bigay. Pangyayin naman dyan kung may bigayan ka sa video ko lang. Necessary ba maglagay ng ghost notes kapag busy ang riff? Well, if it fits, no? Doon sa context ng kanta, why not? At saka kung kaya i-play ng drummer on, sa live, walang problema. Di ba? Okay, basahin natin yung mga comments. Sir, sana magkaroon ka ng segment. Hingi ka sample guitar sa mga viewers tas gawa mo sample drums. Eh, oy, magandang recommendation to, ha. Interesting yan, ha. Sige. Well, madali mangyari yan kapag malaki na yung audience ko. So, ngayon kasi, one viewer lang yun nandito, eh. Kung, di ba? Sino ba itong mga to? Kayong tatlong nga yata nandito, eh. Pero, okay lang yan. Let's hang out, di ba? Okay. Oh, hindi na nag-load. Okay, 5 viewers. Meron tayo. Alright, so going back doon kay Michael at saka kay Jerome, okay lang yan kahit di kayo marunong mag-drums. Eh, musikero, kailangan mong pag-aralan para gumaling ka, di ba? So lahat naman ng bagay na natututunan if you put time on it. So agaya ko, mahilig ako mag-aral eh at mag-ensayo. Salamat sa pagsagot, sir. Gerald Bigay. Oo naman, bro. Ikaw pa. Basta, pag nakita tayo, Angel's Burger lang. Hindi, joke lang. Pero, yun, good question, no? Pwede kayo maglagay ng ghost notes, mas maganda, sa mga kanta, if necessary, or trip nyo, and kung fit doon sa context ng kanta, eh, kung rat-rata nyo breakdown, maganda, doon maganda yung mababagal, eh. Maglagay ng mga ghost notes. Okay, tara, let's go. Okay, so maaaring magtataka kayo mga pare. Bakit ang bilis ko na mag-map? Ang bilis ko mag-map, no? Ang bilis mong kumapa. Kung makapansin nyo, easy ko lang nagawa to. Number one, kabisado ko na yung kanta. Number two, sanay na ako dito. Sanay na akong gawin to. Ngayon ko lang first time na ginawa to live. At pinapakita sa inyo kung paano yung modern way of writing or modern way of transcribing ng mga song na pinapakinggan ko yung mga trip nyo kung nasa time nasa metro din, no? So ito yung modern way na develop ko sa aking sarili na I'm sure marami din gumagawa sa buong mundo kung paano ko nakakapanood by note yung mga tawag dito, yung mga kantang to. So, ito yung aking way.
So kung gusto niyo kopyahin, libre ang Komopya kasi libre yan eh, di ba? Okay, going back here. Pwede kayo magtanong kasi bored, boring tong ginagawa ko eh. Producer ka sir ng Fast Pitch, di ba? Until now. Hindi ako producer ng Fast Pitch. Kaibigan ko lang sila. Pero hindi ako producer ng Fast Pitch. Si Russell and the rest of the gang ang producer ng Fast Pitch. Mga bro. Ah, nawala ulit si screen. Okay, salamat Jerome ha. Dududug. Ha? Ano yung tunog nun? Tugtak-tug. Nakaka-bore, di ba? Yes! Ito yung reality. Okay, so since na okay na ako dyan mga pare, ayusin ko ulit yung velocity para hindi na ako babalik mamaya. So set ko lang 110. Yan, baba ko lang na 100. Yan, okay na yan. Okay, so itong groove na to. So, kung mapapansin nyo itong nota na to, dududud, no? So, galing snare tapos patududud, patududud. So, left, kick, right, left, right. So, ito yung mas mababa. Okay. So, 100. Tapos ito, hindi na masyadong malakas kasi nagamit yung energy. Ganun din to. Ganun din to. Tududududut. Tudud. Tudud. So ito yung mas mahina yung pisa. Kasi heel toe yan eh. Dud. Okay, so may questions tayo. Sagutin natin yung tanong. Wala ulit yung screen. Okay na sana yung screen. So, sir, for the purpose ba na minimizing, na try nyo na ba magbasa GDD? Tatlo lang track nyo kasi sa screen. Hehe. Eto ka. Kaya tatlo lang bro. Kasi nagsusulat pa lang ako ngayon. Hindi ako nagmimix. Okay? So, hindi pa ako nagmimix sa ngayon. Nagsusulat pa lang ako. Nagtatranscribe pa lang ako. Kaya, hindi ko kailangan gawin yan. Pero, kung mapapansin mo dun sa mga mixing tutorials ko sa YouTube, pagpunta ka sa YouTube, no? youtube.com/ManuGentoTV. Tay-tay internet ko. Punta mo to, bro. Yung videos. Shoutout sa 17 na subscribers ng ManuGentoTV, no?
So, yung brute force, no, dito, bro. Hey guys, what's up? Welcome. Yan, so makikita mo banda rito. Meron akong basing dyan. Pero hindi ko tinuro dito yung basing kasi guitar tone yung tutorial ko. Pero kung gusto mong matutunan kung paano yung routing ko or gusto mo makakuha ng tip, punta ka dito, bro, sa playlist. No? Pasok ka ng playlist. Tapos, kaya punta ka na lang. Hanapin mo lang tutorial. Yan, no? So, andito lahat ng tutorial. O kaya, para mas madali yung sa buhay mo, solid thanks dyan, sir. Shout out sa iyo, Jap Somali. Manu Gento, ano pala tayo dito sa channel. So, dito, nakalista naman yung mga ano, bro, yung mga playlist. Skip trial. No. Mga playlist, meron ako dito sa bandang baba. Tutorials and mixing videos. Yan. So, eto. Hey! Mali. Eto. So, itong link na to. Yung How to Mix Periphery All My Feelings Drum Cover. Diyan ko tinuro yung routing. Umuulan. Sana okay pa yung stream ko. Okay. Tapos, ano pa ba? Yan, marami kayong makikita dito. Tsaka sound tripping nyo na rin yung ibang mga nandito. Tapos, ito yung mga pinagagawa ko dyan. Panoorin nyo na rin. Ito yung Bino Odos Adya. Panoorin nyo yan. Tapos, itong Senbeer. Napakinggan nyo na ba yung Senbeer? Sana napakinggan nyo na. Sana gustuhan nyo. Gerald Bigay, ano po usual velocity na sinset mo for snare loudest hits? Depende, bro. So, siguro 115. Yun yung pinakasagad ko. Yan. Sir, for the purpose minimizing, blah, blah, blah. Okay, so nice copy, sir. Let's go. Okay. Mag-drop lang kayo ng tanong. Share nyo doon sa mga group. Yung mga modern producer na nag-aaral at aspiring katulad natin, no? Para dumami tayo mga brody. Ang vision ko dito is ano eh, mas gumaling pa tayong lahat. So sana nakakatulong yung mga videos ko sa inyo at sa inyong buhay. Let's go. So baba natin 'yan. Yung velocity, bro, hindi ko porket nakikita mo dito na 100, 110, yan yung tama. Ito lang yung sakto sa tenga ko. Ito lang yung sakto sa tenga ko at ito yung mga parang sa tingin kong physics na pasok sa akin. Physics is yung paggalaw ng katawan ko as a drummer. Pakinggan natin yung nagawa natin. So medyo malayo-layo na tayo. Nasaan na ba tayo? Oo, 1/4 na. Ilang minutes na ba ako nag-stream? Isang oras. Ayos. So ibig sabihin, 4 na oras. Okay. May snare pala yun. One, two, three, four, five. Ang maganda dito mga bro, sa ginagawa natin, kung ikaw ay gitarista, nakikita mo na kung ilang nota yan eh. So ito, 5 nota. Tud-da-da-da-dad. So, di ba? Mas lilinis yung playing style mo kasi nakikita mo na. Huwag ilang nota yung tinitipa.
Haba. Okay, so mababa yung nagawa natin. Question! Alright, basahin natin ang mga tanong. Yung counter kit po ba, maganda po ba siya for gent or mas well suited po siya solely for hardcore? Good question. Mas gusto ko siya sa mga counter kit type song, no? Ayan. Well, pwede mo siyang ano, bro, mapasok sa ano. Pwede mo siyang mapasok sa gent kung type mo, kung mapapatunog mo. Hindi ko pa tinatry. Pero interesting kung mapasok mo yan. Alright. Shoutout sa anim na viewers, no? Good evening, my friend. Let's go. Balik tayo dito sa ginagawa natin. Velocity. Baliktad. Okay, yung pangalawa nga mas malakas. So yung ginagawa ko, ini-emulate ko by hand yung kasi itong part na to, mga paps. Yan. Ganyan ako kamitikuloso. Ayan, kailangan nyo yan. Kailangan yan. Itong part na to, dalawang magkasunod yan eh. Kung iisipin mo, ito yung pedal, no? Yan, kapag plinay ng drummer yan, tudug. O kaya, tudug. So, bakit ko ginagawa yon? Para malaman, pwede mo rin sa paa. Bakit ko siya ginagawa? Kasi doon ko malalaman kung ano yung tamang physics. So, tudug. So, ibig sabihin, yung second hit, yung mas malakas. Okay, so, bababaan natin to. Mukhang 101 okay yan. 100-101. Ah, diba? Ito naman, tudududud. So, right, left, right. So, mas mababa yung ano, pangalawa. So, 100 lang. So, ito naman, tudududududud. So, ito bumagsak ng kaliwa. Okay. Question! So, mayroon tayong question dito, no? Anong kit ba pinaka mas maraming genre na pasok? Eh, kung makakukulik mo lahat ng drum library sa internet, gawin mo, bro. Para mas marami kang option. Yung Invasion, okay siya. Tsaka Superior Drummer. And then, depende. Depende sa pag-a-apply ng kanta. Hindi mo pwedeng ilagay yung GGD P4 sa December Avenue o mag-cover ka ng December Avenue kasi ang tapang ng tunog, no? Ang the best na library para doon sa mga ganun is tawag dito. Easy Drummer. So, yan. Pakita ko sa inyo yung Easy Drummer, mga pre. Okay, so, Easy Drummer. So, gawa tayong bagong track dito. Eto. So, isa to sa mga pinaka light sounding drum library na purchase ko. Kasi okay yung tunog niya. Studio Basic, punta tayo sa ibang ano, ibang tight room. Ayan o. Tunog ka na ito, diba? Bruno Mars, Sexsonic. Diba? So yan. So the more you have drum libraries, the better. So ako, marami akong library dito. Kung mapapansin niyo, bro, mahilig talaga ako mag-collect kasi nga gusto ko ma-support yung iba-ibang genre. So yan. So yun yung collection ko over the years. So ano yan? Nakukuha ako ng sale. Sale naman tayo, hindi ko mabibilihan ng full price kasi mahal. So, usually, mga 50% off, mga ganun. So, meron tayong Groove Base dito. Yun. May genre specific. Teka, pakita ko yung point ni ano. Gerald B. Guy! May genre specific libraries na rin po ang GDD kaso hindi pa as versatile as SDX and Easy Expansion Packs. Yes, I totally agree with what you said. At dahil dyan,
Meron kang 3 claps. I agree. Ay, balik tayo dito. Same concept. Okay. Mga gitarista, kailangan nyo matutunan yung physics ng drums para maging effective ang inyong drum writing. Lalo na pinapasok nyo ang mundo ng producing, no? Itong ginagawa ko, mga bro, kapag naiintindihan to ng drummer ninyo at naiintindihan nyo to as a band, kung paano yung science nito, napaka-effective nito, mga papi. Kasi in this way, and itong way na ginagawa natin, ito na yung parang pinaka a blueprint ng isang architecture ng isang buong kanta kung paano nyo ipiplay. May iwasan nyo dito yung away. So, papakita mo lang to, paparinig mo lang to. Ito yung nota niyan. Okay? So, kung hindi maintindihan ng drummer ninyo, tulungan nyo siyang unawain. Pakita nyo ito yung video na to kasi ako drummer ako. So, transform ko yung sarili ko para maging modern drummer. So, well, ako kinoconsider ko sarili ko sa modern drummer sa Pilipinas. Sarap siya. Kasi mas okay. So, yun. Mali yata ako dito, ah. Sobra yung nota ko. Yun. Magandang exercise din to. Kasi mas okay yung Mark Dave Cosico. Oy, salamat sa notify. Nice content, sir. More power sa inyo. Salamat, ha. Salamat sa pag-follow din. Salamat na din sa pag-share. More power din sa iyo, bro. Please subscribe to my channel, youtube.com/manonagentotv. Puro kagagawa ang ginagawa ko doon, gitara, drums, tas mga ganito. Sana gusto niyo. Magustuhan niyo. At matutunan. Matuto kayo. Tama ba yung narinig ko? Okay. Abayan natin ang velocity yan, mga papi. Actually, set mo natin sa 110. 110. Tapos saka natin ibaba ng 100. One, ten. Tanong lang, mga bro, ha? Konti yung tanong na nakikita ko, eh. Oy, si Paolo. Hey, Brody. Sorry, malate. Hey, tama. Think and feel like a drummer. Four limbs. Four limbs lang. Lagi nyo iisipin, mga pare. Bawal gamitin ng titi. Limang nota. Okay. So, isa pa sa gusto kong manghawa ng mentality. Kasi kadalasan ng mga musikero, ay mahirap 'yan ngayon.
Di ko kaya yan. Putang ina, huwag mo naman sabihin nyo. Huwag mo lipid natin yung sarili mo, pare. Kasi lahat ng bagay na natututunan. Okay? Yan ang pinakapangit eh. Ang narinig ko eh, di ko kaya yan. Iba na lang. Jesus Mario Joseph. Diba? Diba, love? Huwag na huwag mo lilimitahan yung sarili, limitahan yung sarili mo. Kasi pag nilimitahan mo yung sarili mo, tinatanggalan mo ng chance yung sarili mo na pag-grow at matuto. Shoutout, Darwin Regalado, brother. Magandang gabi sa'yo. Welcome to the stream. Live drum programming tayo. Okay, mayroong feel doon. Tududududupak. Tadudud. 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 May nag-message sa akin. Parang ang... Okay. Inaisulat na naman tayo. Dito! 110? Okay, rule of thumb. Bawas. So, yung mga hits na ito, isama ko na rin to. Okay. So, bakit binabaan ko tong toms? Kasi by physics, mga paps, tadudud. Sorry. So, ano siya? Oy, kalahati na. Kalain mo yun. Pero isang minuto lang tong kantan to. So dito, tugudun. Mukhang mabilis yun. Try natin 16 notes. Tapos, 110. Yan. Diba natin? Tanong. Ito yung mga gusto kong groove eh. Tugpak eh. Pero hindi madali ito. Kasi yung bell niya, tutan, kung mapapakinggan nyo. Pakinggan nyo yung ano ah. Eh, babaan ko muna yung volume nitong e-drums na. Oops. Tutan.
O yung ride. Diba? Oh, Jibwa. Okay pa ba yung stream? Wala, wala na yung stream ko eh. Dakdak ako ng dakdak dito. Ni way. Allah. 3 viewers. Okay. So I guess si ano to, si Michael, Gerard, Jerome at saka si Paolo, si Patrick. 579 followers currently ang page. Guys, na makakatulong kung ma-share nyo yan sa mga groups or ano, mga sakit matambay. Like, share, subscribe. Okay. Copy-paste lang natin yun. Ganda ng group na to, mga chong. Paborito ko tong group na to dito eh. Pakinggan nyo ha. Galing. So, isusulat natin yan. Kakapain natin. Okay. Asa na ba ako putang ina yun? Hulo. Ito. Ah, little trick, no? So, pwede nyo palang i-duck yung MIDI dito. Yan. So, yun lang yung pindutin nyo. Duck editor. Lakihan natin editor natin. Okay. Questions mga bro. 5 viewers. Oh, mataas baba yung viewers natin ah. Ooh, may shuffle. Okay.
Mukhang ano yan eh. Tapos, triplet. Na. Siguro 16 notes. Tingnan natin mga bro. Or straight. Tama. Ooh! Dudug-dug. Oh, alay mo. Tumama ako. Musa kayo dyan. Yo, may ghost note. Tingnan natin. Mamaya ko nalalagay yung ghost note, mga papi. Okay, so since na nakarating na ako dyan, ayusin natin yung velocity naman. Okay, ito ay double pads. So, in my way. So, pagka-plinay ko siya, tedded. So, kung ito yung pako, right, left. Okay pa ako, follow through lang ako. Mahaba-haba ito ah. So, hindi ka nakasunod. Panoorin mo ito, baka makatulog ka pero. Boring tong video na to pero pag kinagamang panoorin. Hindi ko na gagawin yung gitara kasi kakapain ko pa. Pero ito. Yung drums. Gawin natin. Tudud-tudud. Mas gusto ko siyang i-play ng right-left. Tudud-tudud-tudud-tudud. Okay. Ito, right-left to. Left, second note is the left kick. So, iyan ang mas mababa. Tapos, isang matinding. Tapos, ito. Tapos ito siguro. Ayan. Kakatamad naman yung ginagawa mo mano. Ganyan talaga. Wala bang mabilis na paraan dyan? Wala. Kung makaka-invento ka, di maganda. Hindi mo alam? Hindi. E bobo ka pala eh. Okay lang. Wala akong pakialam. Oh, inuuna na natin yung mga haters na mukhang tanga. Okay. Malayo na yung narating natin. Yung mga nandyan. Sa stream. Congrats! Diba, malayo na. Cymbals na lang mga pre. Tapos yung ending part. Congrats. Palakpakan yung sarili nyo. Wala pa akong sound effects eh. Ha? Yung clap clap. Okay. Okay. Let's go. Eight notes. Okay. So, pwede rin nakikita nyo na magpapalit-palit ako dito ng notes, no? So, 16-32. Pero yung normal na kaya ng tao hanggang 32 notes. Yeah. 16th note yung pinaka normal. Tsaka, pababa, 16-8. So, kapag nagpapalit ako, tignan nyo yung grid, guys. Nawawala yung iba. Okay? Yan yung sense nun.
Yung straight tsaka triplet, yan yung, hindi ko alam tawag eh. Pero, triplet groove. Paano ko ba i-explain? Matulad nito sa simula. Triplet groove to eh. Tugudugudugudugak. Yan, so yung groove na yan, hindi mo mapapasok yan sa straight. Kung titignan mo, yung isang nota dito, sublay na. Pero kapag triplet grid mo siya, yan yung transcription yan. Transcription ba? O, yung mga hater dyan, mali-mali terms ko. O, mali. Pakitama na lang. Wala kayo dyan. Okay, bandang dulo na tayo. May. Ano yung hinataw niya dun? Floor tom ba yun? Mukhang tom eh. Eighth note. Ah, nahihilo na ako. Okay, so pag mga ganitong hindi ko na makapa, kasi syempre tao lang din ako, no? Bababaan ko yung rate. Ah! Diba? May trick. So pag mga ganito mga papi, bababaan ko yung grade niya para babagalan ko siya. Mukhang tatlong nota. Gudug. May nangyaring 16th. Usually whatever works naman sa akin kasi per drum part usually kick muna lahat. Tapos singitan na ng snare next. Etche kung asan komportable saka di boring yan. Ganyan talaga paulit-ulit balik-balik. Yep. Sa atin. Pero sa ibang tao. Sa mga hindi producer, yung mga normal listener. Boring yan. Okay, so napansin nyo guys, nakuha ko yung nota by simply lowering down the rate. Ayan o, kung nakikita nyo yung mouse ko. Tapos saka ako tinitrace.
Ito, ghost note. Ayan, mga ghost note. Putang ina, ang hirap. Medyo nakakalito tong ano na to ah. Pag ginawa sa personal. Well, to try natin yan. Itong groove na to sa personal, tapos makikita nyo na lang. Oh, may triplet. Narinig niya yan. Tududududud. Hindi ko alam kung ito. So, wala natin. Mukhang ganito yan eh. Oh. Diba? Galing nang gumawa ng drums ito. Well, by ear lang ako ah. Yak! Balik natin yung rate mga papi. Wow! Kalahin mo yun. Nakuha natin. Balik natin sa straight. Yes. Hehehe. May ghost note. Ghost note ulit. Yep, challenging tong groove. Sobrang newbie lang rin sa paggamit ng Reaper. Nag-i-enjoy rin ako. Mark Dave Cosico. Sobrang newbie lang din sir paggamit ng Reaper. Nag-i-enjoy rin ako kung paano nyo hinihimay yung drum parts. Nalang ako dito sir, hanggang dulo. Yeah bro, maraming salamat. Oh, tsaga lang yan. Tsaga lang talaga. As in, as you do it more often, as you do it every day, like 1 hour a day, you'll never notice that you'll improve. Katulad dito, kasi itong nangyayara sa akin bro, kung may mapapansin mo, ang bilis ko ng gumawa ng drum notes, ang bilis ko ng na-identify yung drum notes. Besides me being as a drummer, nagiging automatic na siya kasi lagi ko siyang ginagawa. Kapag ito yung parang pastime ko, no? So, ganito lang. So, dinedevelop ko yung skill, no? Parang gitara din siya, parang drums din. Skill din to eh. So, as you, the more you do it, the more you get used to it, the more automatic you'll be. Yun lang.
Okay, palakigan natin kung tama yung... Mukhang may ghost note dito ah. Tapos natin gagi. Ayos ah. At dahil sa natapos ko to, palakpakan yung mga sarili nyo. Pero hindi pa kami tapos, love. Shoutout nga pala sa misis ko. Nandito. I love you, baby. Okay. Let's judge it by eye. Mukhang sakto yung pagkaka. Oh, di ba? Palakpakan yung sarili nyo. Nakarating tayo dito, Gagi. Salamat sa tatlong taong nandito. Ah, limang tao. Di ba, Chong? Okay. Ah, velocity. Palakpakan yung mga sarili nyo, mga brother. Dahil hindi na sayang oras ninyo, natuto rin kayo. Natuto ako, natuto tayong lahat. Congratulations mga papi. Oh, alam mo yun, 1.5 hour nandito kayo sa stream. So, dahil dito, meron akong kakapain na bagong groove. Actually, iba dito buo ko na eh. Yung bandang huli na lang. Hindi. Hindi na lang, no? Hindi ko pa buo. Pero, woo! Super nice. Ngayon, gagawin natin yung cymbals. So mukhang hi-hat yun ah. Sorry, ang gulo ng screen ko. Bakit ba kasi nakababaan ng ganyan sobre? Cymbals naman! So, ito mas madali na kasi yung cymbals, konti lang yung ginagawa niya. Actually, kung mapapansin nyo, majority ng cymbal hits sumasabay lang sa kick. Minsan lang sa snare. So, yan ang aking napansin for playing drums over more than 10 years na banu pa rin.
Okay, left, right. So, punta tayo ng crash. Crash! Okay. Dito ko na, ha? Kasi mataas na yung ano. Ito ang problema pag ganito yung mapping mo, hindi mo na makita eh. Lilitan ko na ito mga pare, ha? Yan! Kasi kailangan ko ng space. There. So dito, mukhang right crash and left crash. Tapos yung velocity, 110 lamang. So mapapansin ninyo, oop, yeah. So dudun duban. So yung next na note ng cymbals nag start na rito. So paano ko ginawa to? Control, alt, click, left click, drag. Yan. Tapos highlight, note velocity, 110. Pero hindi siya 8 note, 1 quarter note siya mga paps. Quarter note. Yan. Oh, ganun. A half note, half time. Lalagyan ko na lang muna lang. So dito China na. China number one. Okay, so hinto muna tayo dyan. Ayusin natin yung velocity nito. So yan. Again, physics ulit. O sa kayo dyan, tang baka tulog na yung lima dyan, naka-stream lang ha. Biro lang. Sing pa ba kayo? Puro China. Ox pa kami. Kapal lang muna, sir. O nga, umuulan eh. Let's go! Note velocity, 110. Okay, may hataw. Ng left crash.
Okay, hinto muna tayo dyan. Kasi narinig ko nag-iba yung grooving. Ba't may ghost note dun? Okay, kung maririnig nyo dito, pakinggan nyo maigi yung hi-hat mga paps ha. So, tinaasan ko yung volume yung original track. So, it's either tutak-tutak. Okay, so switch tayo sa 8th note. So may bell. Meron akong bell na naririnig. Okay. So mukhang ganyan lahat yan eh. Tudut. So, ganyan lahat yan. For sure. Pero may ride. Wala na kayong tanong, nanonood na lang kayo dyan ha. Ang mga nakanganga pa yung iba dyan sa inyo. Kung nga naman mano, bakit di mo i-copy-paste? Ang tanga-tanga mo naman eh. Ayan o. Naku, may lagnat pa yung isa. Baya Jessic daw, si Jerome. Okay, natapos dito ang kasayahan ng bell tsaka ride. Ngayon, ayusin natin yung velocity. Lagay ulit natin. 110, papi. Eto, 110 din. 110, motherfucker. Lakasan natin ng konti yung cymbals. Sa adjust na lang natin mga mga. Siguro gawin natin na 115.
Yan. Oh, G-Boy. Siyempre may hataw ng crush. May bell. Narinig niyo yun? You know. La putang ina. Tapos left crash. Tapos China. China number one! Half note. Padun dun. May gunnern. Okay, so may groove siya na pattern din. May gano'n na pattern din. Sundan natin. Sinabay niya sa kick yung China. Yan. Putang na mo ha. Diyan pa kayo. May tatlo na lang dito. Tulog na yata tayo isa. Lima tayo kanina, anim tayo kanina dito. Tatlo na lang kayo nandyan. Ba putang ina mahirap to ah. Konti na lang. Saan siya nagtapos? Siguro nagtapos. Left crash, right crash. So meron. Dun din. Yo. So, may narinig akong bell. Ito, 110. Narinig akong kiki. Mukhang may bell eh.
Baka mali ako pero naririnig ko siya. Okay, dito tayo. Ito yung may bell eh. Pew, pew. Tapos node velocity 110. Okay. Oh, di ba? Putang ina. Ay, ganun natin ginawa natin, gagi. Okay. Oh. Buo. Sama natin si Oli Steel para pakiramdam natin, kajam natin siya. Tapos pakita natin yung GGD. Oh, yan oh. Para tanggalin natin yung keyboard at saka browser. Ayan. O, ayan. Favorite group. Putang ina oh. 'Di ba? Kung kaya ng kano, kaya ng mga puti, kaya ng Pinoy. Kaso kano yung gumawa. Pero ay, ng Pinoy, di ba? Pakinggan natin ang solo, mga papi. Okay, so ipapolish pa to. So tulad niyan, may naririnig akong kick. Oh, velocity. Ayan o. Diba? So, kailangan nyo pa rin planchain. Nice one. Grabe yung feel sa dulo. Oh, bro. So, yun. Mga pare. Hanggang dito na lang. So, yung sa tatlong tao nandito, congratulations, mga bro. Please don't forget to share this to your friends. Like the stream. At naghuhulas-hulas na ako.
palakpakan yung sarili at nakarating kayo dito. Okay, sana may natutunan kayo. Share nyo to sa mga tropa nyo, sa mga banda nyo. Let's go. Tag me kapag may nagawa kayong extraordinary. Alright. Bye guys. Kailangan ng pamparelax. Bye.